Sa ilalim ng maitim at maburak na tubig na ito, laging tanong sa isip ni Gary Makiling, 46 years old, kung ano ang dadatnan niya. Pag nasa lalim ka na, parang bulag ka. Wala na. Ano na yun? Blackout talaga. Kung paano mo tatanggalin. Kapakapalan talaga. May gamit na diaper, plastic, basag na bote, gamit na face mask at face shield, patay na hayop, at minsan, pati dumi ng tao. Dami ng bubog. Basag na bote. Dami. Ito! At habang may mga tila walang pakundangan sa pagtatapon ng mga ganitong basura, may mga taong gaya ni Gary na araw-araw itong hinaharap. Sila ang mga tagatanggal ng bara, tagapigil ng baha. Puro basura. Lalo na may mga face mask na dumadating, lalo na kami sa ilalim ng tubig. Pagangat namin, hindi namin mapapansin na may face mask sa ulo ko. Hindi mo alam sino gumamit yan. Hindi mo alam anong pwedeng dala niya. Kaya nga, inaano ko na lang sa taas, na gabayan pa lalo ako na huwag akong magkasakit kasi mahal ko pamilya ko eh. Kaya ako nagtatrabaho para sa pamilya ko eh. Sir, kukunin natin yung gamit ko sa pag-fisin. Alas 9 ng umaga, inabutan ko si Gary na naghahanda para sa kanyang pagsisid. So, kailangan bago mo maisusot to, lalagyan mo muna ng tubig para habang sinusuot, hindi siya makunat dalin. Gary, luma-luma na. Butas-butas na. Ano pa to, sir? 2016 pa to. Kasi ito talaga ang lagi namin ginagamit. Dalawa nga yan. Isa kami. Ito ang sa akin. Kaso, pag ito ang sinasuot ko, hindi na ako komportable huminga. Naiipit na siya sa tiyan. Sobrang sikip. Ba't sumikip na? Oo, sumikip na siya. Ito yung pinakabagong naibigay sa inyo. Ilang taon mo na ginagawa ito? 5 taon, magmula 2016. Ang pakay niya ngayong araw, tanggalin ang bara sa tinatawag na trash rake na sumasala sa mga basura sa pumping station. Ito raw ang dahilan kaya natigil ang kanilang operasyon. Pagkakita ko pa lang sa sisisiri ni Gary na nasa 10 talampakan ng lalim, alam kong delikado. Pag. Okay. Ito yung may problema. Ito ang bababae ko ngayon kasi nag-stack up daw itong traffic nila. Hindi na ma-operate. Kaya titignan natin yung sitwasyon niya sa ilalim kung anong meron. Dito pa lang sa ibabaw, wala ka na makita sa ilalim. Wala na. Ganyan, pag bumaba kami sa ilalim ng tubig, totaling bulag ka. Kaya yung kilos namin sa ilalim, di numero, dahan-dahan. Ang kulado lang, no? Sige, kasahan mo na. Para makahinga sa ilalim ng tubig, gumagamit si Gary ng compressor machine. Delikado pag naipitan ng hangin yan, nasa baba ako, baka makalunok ako ng tubig. Wala ka ng ano dito, wala ka ng hangin, patay na eh. Kaya sinisiguro nilang wala maipitan. Bago kami buwaba niyan, sir, sa ilalim ng tubig, magdadasal muna kami. Iwas kami sa diskrasya sana. Pag nandun na kami sa actual, i-monitor muna namin kung may matatalim na bagay o matutulis. Nasa isip ko na lang, sana magampanan ko na maayos yung trabaho ko. Walang mangyaring disgrasya o kasugat para ligtas ako makauwi. Ilang sandali pa, bumaba na sa tubig si Gary. Dahil sa dumi ng tubig, wala nang makita sa ilalim.
Pero dinig ang bawat hinga ni Gary. Delikado dyan yung ano, pag may nakaipit na bakal na matulis. Dami! Ayun, dami ano, dami na bukod. Ang mababaw na yan? Malalim to, kaso yung mga basag na bote na pag pinaikot yan, nababasag, meron talaga. Yung delikado rin. Oo, yun pa. Kaya kailangan lagi talaga kami may sapatos. Minsan na palang nasugatan si Gary habang naglilinis sa isang pumping station. Wala akong sapatos noon. Pagbaba ko, ayun na, hindi ko alam na may yero nakatusok talaga. Ano lang siya, kumbaga sa ano, paa, bumuka. Yun na, ahon na ako kasi bawal sa amin yan eh. Pag may sugat, hindi ka pwedeng bumaba eh. Ahon agad ako noon. Sinabi ko na sa kasama ko, hindi na muna ako pwedeng bumaba. Hindi rin daw maiwasang pumasok ang maraming tubig sa bibig niya habang kagat-kagat ang hose ng compressor. Makakapasok talaga yun. Yung tubig. Nakaano yun, yung hose ko may mouthpiece. Yung sa kasamaan ko, hose lang talaga. Yung sa akin, may mouthpiece. Kaya pag nilagay ko sa bunganga ko, okay lang. Pero pag tinanggal ko na, nasa ibabaw ko ng tubig, kahit papano, pag tanggal ko, may mapasok pa din. Yung galing sa mukha, papasok dito. Sa pag-iikot namin sa pumping station, kapansin-pansin din ang mga lumulutang at nagkalat na PPE, gaya ng face mask. Pag sinabi mo face mask, gamit na face mask, hindi mo alam sino gumamit yan. Opo, hindi mo alam anong pwedeng gawin yan. Ang dala. Kaya nga, inano ko na lang sa taas, na gabayan pa lalo ako. Matapos ang 15 minutong pagsisid sa maruming tubig, natunto ni Gary ang sanhi ng bara. Dali, may papo. Papo, ha? Baka madali ako. Agad iniahaw ni Gary ang bahagi ng sofa. Para sofa! Hindi nakabara sa ilalim? Nakaipit dito sa may ano, gilid. Oh. Kaya hindi gumagana. Oo, oh. Ang laki, oh. Ito, nalaman na nila kung ano yung sanhi, kung bakit nagka-problema itong isang bahagi ng pumping station. Ano nakita mong problema? Nakasabit yung sandala ng sopa, kaya pala hindi na mag-operate to. Mm-hmm. Tapos may ayan, mga kaway, oh. Mm-hmm. Saka yung isang nakasiksik sa kadena niya. Ano pang nakikita mong mga panganib sa ilalim? Ayun nga yung, ayan, may nakaano pa yan sa ilalim, yung nakatayong parang supply. Ganyan, matutulis yun, bakal. Kaya yung kilos ko sa ilalim, dahan-dahan, safety, kumbaga. Kaya kung hindi mami-maintenance yan, kawawa tayo, lubog ang Maynila. Ang mga pumping station katulad nito, ang solusyon para maiwasan ang mga pagbaha dito sa Metro Manila. Tuwing malakas ang ulan, sinisip-sip ng mga pumping station ang tubig na naiipon sa mga creek at estero at itinatapon ito sa mga ilog o sa dagat. Ang problema, naapektuhan ang operasyon ng mga pumping station tuwing marami ang basura. Bumabara kasi ito sa mga tubo kung saan dumadaan ang tubig baha. Malaking bagay raw ang ginagawa ni Gary para mapanatili ang operasyon ng pumping station. Sa mga hindi ganun nakakaunawa, ano ang problema pag nahinto ang operasyon ng kahit isang bahagi lang ng pumping station? Po, malaking epekto po sa amin yung pag nawalan kami ng isang pumps na gumagana dahil po nababawasan yung kapasidad ng aming bomba. Sali po na 100% naming mabubomba yung tubig natin palabas,
mga 80% lang po ang mabubumba natin tubig dahil po sa bara ng basura. Wala nang ibang dahilan ang pagkasira no, ng pumping station, kundi basura lang talaga. Talaga pong ang unang-una naming problema sa pumping station. Mas pinalala pa raw yan ng mga itinatapong PPE sa mga estero. Dito sa Vitas Pumping Station, nasa 10 kilo ng mga face shield, face mask ang nakukolekta kada linggo. Basurang galing sa mga estero. Pagkatapos sumisid sa Vitas, lilipat naman si Gary ng pumping station. Dito naman siya magtatanggal ng basura para hindi bumara sa makina. Eto ma'am, isa na din sa ninang pagbara nito. Kasi hindi man pera-peraso ang dating nito, bultuan din pag may dumating na buhos ng ulan. Tsaka yung mga face shield. Tapos yung ano, patay na hayop. May dumadating din na maheringilya dito. Kaso mahirap hawakan. Lalo na may karayom yun. 13,000 pesos ang sahod ni Gary kada buwan. At hanggat kailangan doon ang serbisyo niya, handa siyang magtrabaho. Eh hanggat nandito ako sa serbisyo ma'am, wala namang ibang trabahong ma-applyan dahil may edad na din ako. Hanggat nandito ako sa serbisyo, gagawin ko yun kasi trabaho namin yan. Nananawagan po kami na bawas-bawasan po natin ang pagtapon ng basura kasi mahirap din talaga ang trabaho namin, lalo na't bumabagyo. Sana iwas din pagtatapon, itapon sa tamang tapunan.